Pasado na sa Kongreso ang 5.268 trillion pesos na pambansang pondo para sa susunod na taon. Umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na pagtitibayin at maipapasa ito agad ng Senado bago ang kanilang itinakdang petsa na October 1. Si Daniel Manalastas sa report. Rise and shine, Daniel. House Bill number 4488 is hereby approved on third and final reading. Sa 289 na mga kongresista na bumotong pabor para aprubahan ang 2023 General Appropriations Bill, tatlo lang ang kumontra na mula sa Makabayan Block. Ang 2023 General Appropriations Bill ay inaasahang popondohan ang mga prioridad na programa ng gobyerno tulad ng infrastruktura, edukasyon, kalusugan, social protection at agrikultura. Kagaya naman na nakagawian, hindi na inamyendahan ng mga kongresista ang panukalang budget bago aprubahan. Sa halip, gumawa sila ng small committee para dito pwedeng magsingit o mag-amyenda ng panukalang budget. Consistent with parliamentary precedents, I move that we create a small committee to receive and resolve all individual amendments to House Bill number 4488, the Fiscal Year 2023 General Appropriations Bill. Ang ilang tutol, binatikos ang laman ng budget at nais silang magkaroon ng realignments. Hindi po ito ang pambansang budget na magbabangon sa kalidad ng buhay ng kababaihan at mamamayan sa yugtong lubog ang mga Pilipino sa kumunoy ng krisis, kahirapan at kagutuman. Ang iba naman, kahit nasa oposisyon, ay bumoto pa rin pabor sa pagpasa ng panukalang budget. General Appropriations Act is necessary for the operation of the government and the provision of basic social and economic services to our people, particularly the disadvantaged, marginalized, and those far behind. However deficient is the budgetary allocations. Umaasa si House Speaker Martin Romualdez na aaksyonan ito ng Senado at mararatify nila sa tamang oras. Nagpapasalamat naman ng DBM sa mababang kapulungan sa mahusay na pamumuno ni Speaker Romualdez sa pagtatrabaho para mabilis na maipasa ang panukalang budget. Samantala, bago mag-break ang sesyon, niratapikahan na ng Kamara ang Bicameral Conference Committee report ng SIM card registration bill. Ayon kay Romualdez, posibleng ito ang maging kauna-unahang batas na pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag ni Speaker, napapanhon ang pagpasa ng panukalang batas na ito, lalo na ngayon na talamak ang tech scams. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.